pakinggan na lang natin para mabasa yung puno niya. My heart just got stuck between this. Hello guys, welcome to my channel, Caramel TV. Magandang umaga po. Dito kami ngayon sa probinsya ng Quezon. Dito kami ngayon para magtanim ng dragon fruit. Para may pakita ko sa inyo kung paano namin ginagawa. Kasi dito, yung pagtatanim ng dragon fruit ay kailangan ay mas maayos. Kasi iba klase ng lupa dito, lalo pag tag-araw. Buwibiyak yung lupa. So pagka direkta sa lupa, hindi siya po pwede. Kasi pag umiyak na yung lupa na yan, may chance na mamatay talaga yung dragon fruit. So ipapakita ko lang sa inyo kung paano namin ginagawa para mas maayos at matibay at mahaba yung buhay ng dragon fruit natin. Teka, tingnan natin. So ngayon, puputol nga tayo ng ano, ng madre cacao. Kakawate ang tawag ng iba. Para mas matibay. Okay? Ayan, puputulin na natin yung madre cacao. Gamit natin ang ano, yung kabig. Lagari. So yung pisan ko yung katulong ko para mag ayan, putol na. Ayan na. Kukuha tayo ng pantanim. Ba't ganyan na? Ano ba talaga? Ginawa ko ng lupa. Pero may ugat na. May ugat na. Ayan na. Oh, kailangan ano yun. So ito yung pamamaraan para mas matibay siya. Kasi pag yung salbadera lupa, ipo ka, okay lang na walang punot. So napag-aralan lang namin ito sa sistema ng lupa dito. Kasi ngayon umuulan, yan, mataba ang lupa. Pero ito mo yung inaulanan, yan, umibiyak siya. Umibiyak siya, mga lupa. Lalo na pagkakaraw siya, malalaki. May mas malalaki biyak. So kailangan natin ilagay dito sa puno. Ayan. Ganyan. So yung ilalagay natin ay may ano yan, may mga pataba na rin, may mga dumi na ng hayop. Ayan, mayroong kambing, dumi ng kambing, manok. Ayan. So yun ang ilalagay natin lupa. Umuulan na ngayon, no? Ito yung epekto ng bagyo. Ng mga nakaraang bagyo. Kasama na yung Rolly at saka Ulysses. Ayan, no? Yung manyug namin, no? Halos nano ng bagyo. So, hindi masyado nakakabawi na rin yung mga ano. Nakaka-recover na rin yung mga puno ng dito. Ang saging yan, medyo matagal-tagal pa rin yan. Para sa mga putol na. Tumutuloy na rin yung saging. Kaya, katulong ko dito yung pinsan ko para magtanim kami. Kasi yung siya yung nakatira dito sa bahay namin. Kasi yung nag-aalaga dito.
tayo ng lupa. So ayan na, kailangan medyo siksik siya para tuloy niya yan. Ang itim na lupa oh, taba niyan. Hindi na kailangan ng abon dyan. So mag-okay naman tayo ngayon ang tataniman ng dragon fruit, yung gilid ng poste. Ayan, titiligan na lang natin para mabasa yung puno niya. Maghintay na lang tayo ng ilang buwan para makita natin na sumusuri siya hanggang sa pagbunga. Kung nagustuhan niyo yung video na ito, like, subscribe, and click the ring. Click the notification bell or bell icon. Para ma-notify po kayo. Yes. Sa mga susunod namin gagawin na videos. Thank you. Bye. Bye-bye.